Hi guys! Okay, meron na naman tayong pag-aralan ngayon. Ito ay alam natin, plot switch. Ito. At pinalitan ko ito nung nakaraan lang at malfunction na siya. So, gusto kong tuklasin bakit after a few months ay nagma-malfunction ito. Ito ay nakalubog sa tubig. Sa kagaya niyan na sa ating tangke ng tubig na kung saan makukontrol natin yung pag halimbawa malapit na mag-empty yung ating tangke ay umaandar yung motor natin para mag-pump in ng tubig. Tapos pag halimbawa umabot na siya sa level na aangat na siya ay magsuswitch off na yung motor natin. Ngayon, ang problema nito na natuklasan ko ay that kahit na wala na siyang tubig, nakalubog na siya ng ganyan, ay ayaw pang umandar ang motor at nakita ko wala ng ibig sabihin hindi nagpa-function yung switch dito sa loob. So gusto kong tuklasin at alamin natin ano ang problema na nito, napapasukan ba ng tubig? Or kinakalawang bang loob nito or mayroon bang tinatawag na yung switch na ika nga ay nagkakaroon ng misalignment. So buksan natin to dahil sira na itong dalawa na ito para malaman natin kung anong laman. Okay, so workshop. And also, to be fair with all my viewers and subscribers, I will try to put an English caption on this video so that to those who are interested. Okay, mga kabayan. Now, operahan na natin ito para makita natin kung ano ang problema nito. Bakit laging, ika nga, after a few months, nagmamalfunction siya. Napapasok mo ba ng tubig ito? Tingnan natin. Okay. Lagari ang abutin ito. Okay, magkaalaman na ito ngayon. Sayin natin siyang bumuka. Okay mga kabayan. Wow! Nabuksan na natin ngayon. Perlas! At laki! Ilalagay natin sa pwesto yung switch na kung saan napapaloob siya roon. Okay? So, lagyan natin ng yung stopper. Okay. Ito, kabayan, lagyan natin ng stopper ngayon para ma-steady siya. Yan. Yan ang posisyon niya sa loob. Okay? Ngayon, pag ito naka ang water tank natin naka-empty, ang posisyon nitong float switch ay naka-ganon. So tatakbo itong ang bearing nito at gaganyan. Ngayon tingnan nyo ang problema. Ito bumabaluktot itong rocker arm nya. Okay, tawagin natin rocker arm yan. Ngayon, kaya hindi siya nag-on. Kita nyo yung puti na yon. Hindi siya totally na nagdi-depress ng ganon para makakuha nyo yung contact nitong normally open. Kasi pag gumanon yung itong bearing nito, pag dito, halimbawa, pag puno na yung pag puno na yung tangke ng tubig, magpo-float yan, nakaganon na yan. So, ang bearing, andito yun. So, wala siyang contact ngayon.
Tingnan nyo ha. Ngayon, i-sequence natin ha. Ito, lagyan natin ito na itong switch nito, ito tsaka ito ay normally open yan. So, lagyan natin siya. Yan. At ang isang connection mula sa ating tester, may clip tayo. Ayan, kita nyo, walang indication sa ating metro. Nakaganon yan. Okay. Pag nagganon ang float switch natin, dahil ito ay ika nga nakalitaw sa tubig, ibig sabihin, ang tanke natin ay puno. Alright? Puno. Ngayon, pag empty na, ang posisyon niya ay ganyan. Nakaganon yan. Tatakbo yung ano natin dito. Ayan. Ngayon, tingnan nyo, hindi siya nagko-contact. Bakit? Anong problema? Ito, mga kabayan. Ito, bumabaloktot itong rocker arm ng switch. Yan. So, hindi natin ma-repair yan dahil concealed yan eh. Ma-repair man natin yan, hindi natin ma-i-submerge sa tubig ito dahil hindi siya seal. Delikado na. Magkakaroon ng ika nga, ground sa tubig at napaka-delikado yan. Pati yung mga gumagamit, mag-ground yun. O, ito. So, ma-repair natin ito, pero magagamit natin ito physical lang, hindi paglubog sa tubig, kundi maaaring sa mga ibang paraan ng switch, ganyang basta wala sa tubig, ha? So, ito. Pag-repair natin yan, ay madali lang. Ganyan, tanggalin natin muna itong ano niya. Tinutuwid lang ito. Yan. Pag nakatuwid dyan, ibig sabihin, yan, naka-online na yan doon. Pag sa ano, sa bearing. Ganyan, pag tingnan nyo ha. Pag gano'n ang bearing, takbo siya. Ganyan kita mo. O, kukontakt na siya. Tapos, pag halimbawa, nakaganon naman itong switch na ito, tatakbo na naman ulit ang bearing dito, off na naman siya. Ganun yan. Ganon din dito sa ano, ito, normally close ito. So, ang normally close, pag naka-rest ang ano na yan, ang switch na yan, naka-on yan. Normally close siya eh. Ngayon, pag takbo naman ito, ay baliktad. Mag-o-off naman siya. Ganyan. So, yan mga kabayan, natuto tayo rito. Problema niya, ito lang, yung rocker arm ng switch. Bumabaloktot. Maaring ito rin ang problema niyan. So mga kabayan, maaring maraming salamat sa inyong panonood. Natuto tayo rito at natuklasan natin ang problema nitong float switch na kadalasan pala bumabaloktot yan. Maaring ang problema nito ay ganun din. So, mga kabayan, isa pa nga parang karagdagang tip. Alam mo ba kung saan ko pwedeng gamitin ito? Gamitin ko ito sa aking alarm. Okay mga kabayan, maraming salamat sa panonood at good day.